What's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi. Saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Ayun guys, comment reaction ulit tayo dito sa vlog ng ating Tatay Dong Batalan. At dito nga ay naglalambing o naglilihi nga daw ang ating pandemic hero. Ay gustong magpalakas. Ayun, at nagpahatid, nagpaluto ng sinigang na buntot ng baboy daw. Meron ba noon? Ba ngayon lang ako na ano, dapat ang masarap na sinigang sa baboy, Tatay Dong idol ay yung spare ribs para walang kolesterol. At saka kare-kare na buntot ng baka. Ayun guys, napakasarap naman. At talagang si Idol ay nag-request magpaluto kay Tatay Dong. Ayon, ating alamin ang mga kaganapan sa BJMP. At baka masilip natin ang ating pandemic hero dito sa pagbibigay ni Tatay Dong ng ulam ni Idol. Ayan guys, pasok Tatay Dong. At meron din siyang ibang topic dito guys about sa kanyang kliyente na hindi nakapagbayad ng tax sa BIR at lumaki nga ng lumaki ang kanyang binayaran dahil isinarado na ang kanyang umpanya, binaliwala na niya ang BIR, ayon ang mangyari. Kwento lang niya po dito kasi mahaba-haba rin to, 35 minutes kaya ating alamin hanggang sa dulo, hanggang sa pagkikita nila ni Idol Francis Leo Marcos. Yun, no? Good morning, good morning, good morning! It's Saturday. Time check? 11:40 in the morning. Magandang umaga, gabi, sa lahat ng KFLM. Andito na naman ako, no? Sa araw na to, ako ay pupunta kay... Sa oras na ito, papunta ako kay Boss FLM. At nagpapaluto siya ng pagkain. Gusto niya kumain ng sinigang, ng buntot ng baboy, at saka kare-kare ng buntot ng baka. Ayun. So... on the way na po ako. Ayan po guys, pakipalo na lang po yung ating YouTube channel ni Tatay Dong, no? Cooper Vlog, mga kaibigan. Araw, nagdadala ako ng pagkain. Pakisubscribe at, na rin po. Gusto niyang kumain. Sa bagay, kagagaling niya lang niya sa trangkaso. So, bumabawi. Anyways, ayun pala. Ito, kasama ko ang aking kaya pala kumpare, gusto bumawi. Si Ed Viray, umigup ng dati kong staff yan eh, sa baw ng sinigang sa kumpanyang pinagtrabuhan ko noon at ngayon naman kinuha ko siya para mayroon kami mga documentation na inaayos. Ang daming dokumentong kailangan maayos, so pansamantala kinukuha ko siya. Sina-sideline niya. May tumatawag. Mamaya ka na, kuya. Nagla-live pa ako. Live. Nagre-record pala ako. So, hindi pala live. Anyways, andito tayo ngayon sa Coastal Road, no? Sa Cavitex. Ito ang kasalukuyang pangyayari dito sa toll gate ng Cavitex. Papunta po ito ng Baclaran, ano? Medyo mahaba-haba ng pila, pero Sabado naman ngayon. Hindi na siguro maganong matraffic dito. Ayun.
Ayun ang mga sasakyan na kasabayan ko. Siguro na may napapansin kayo sa akin ngayon, no? Bagong tabas ang aking buhok. Bagong tabas ang aking balbas. Huwag kayong mag-alala. Isinumbong ko na sa pulis. Pinablatter ko na yung gumawa nito. Okay? Ayun. Pagkatapos nito, pagkahatid namin kay boss itong mga pagkain, ako po ay lalarga papuntang Cavite at makakasama ko si Eliza D para i-follow up yung ating mga shirts, mga pinagawa nating mga in-order na nyo na damit. Okay? So, yun. Kasalukuyang nasa toll gate tayo ng Cavitex. Going to Baclaran dito from Las Piñas. Ah, Las Piñas pala galing si Tatay Dong. Taga Las Piñas pala si Tatay Dong. Ayun. Hinay-hinay lang takbo. Kasi medyo kadalasan dito talaga sa tollgate kakaroon ng pagka-traffic dahil minsan ang mga hindi kumagana ang mga RFID, ano? So, okay, kalabas na tayo. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglalakbay. Wala naman traffic. So, papunta, galing akong Las Piñas, papunta ako ng Bicutan. Mas gusto kong dumaan dito sa sa Cavitex. Tapos aakyat ako ng Skyway sa Nayax. Tapos tuloy-tuloy yang papunta ako ng Alabang at bababa ako ng Bicutan. Mas madali ang biyahe kaysa doon sa pupunta pa ako ng Alabang or pupunta pa ako ng Sukat. Tapos pupunta, papasok ako ng Expressway. Mas matraffic po doon. So, itong daan na to siguro mga 15 to 20 minutes lang nandun ako sa BGMP. Yun. Ayun guys, at nasa daan pa lang si Tatay Dong. Konting kaalaman. Isishare ko lang ng konting kaalaman. Itong kumpare ko ngayon ay kinuha ko upang meron kasi akong kliyente. May isa akong kliyente. Meron siyang business. Way back 2013. Now, sinara niya yung business niya, pero hindi niya sinara ang kanyang libro. Hindi niya kinansel ang kanyang registration sa BIR. So, ganito po kasi nangyayari kapag dapat, pag nagsara ka ng business, kailangan mo rin isara yung iyong registration sa BIR. Yan ang napaka-importante yan eh. Kasi pag nagbi-business ka, kukuha ka ng DTI o kaya magparehistro ka sa ECC. After that,
ipaparehistro mo siya ngayon sa BIR. Saka ko lang para doon sa mga taxes na dapat mong bayaran. Wala lang, ang nangyari, itong isang kliyente ko, nung sinaran niya yung kanyang business, hindi niya ngayon sinara yung kanyang registration sa BIR. So, ang BIR, doon sa pag-register niya sa BIR, may mga kukulang tax taxes na dapat mong bayaran o returns, BIR returns na dapat mong isubmit buwan-buwan. So, ang hanggat hindi na nasasarado yon o hindi na canceled yon, ang BIR kasi nag-expect yan buwan-buwan kung ano yung tax type kumbaga na nirehistro mo para sa negosyo mo, ina-expect ng BIR yan na buwan-buwan mag-submit ka. Ngayon, kapag ka hindi ka nakapag-submit, magkakaroon ka ngayon ng kaso. Magkakaroon ka ng, ang tawag nila dyan, open case. So, ibig sabihin, kapag ka sa loob ng isang buwan, meron kang requirement na 4 returns na dapat mong isasubmit kada katapusan ng buwan. Kapag hindi mo nasubmit yun, pag hindi mo nagawa yun, nagkakaroon ng butas yung iyong record. So, ang tinatawag na doon, open cases yon. Meron kang open cases na 4 sa loob ng isang buwan. So, kung kukwentahin mo sa loob ng isang taon, kung 4 sa loob ng isang buwan, so, meron kang dapat na 4 times 12, 48, mga ganun. 48 open cases yon kapag ka wala kang na-comply doon sa loob ng isang taon. Papaano kung 4 o 6 na taon o 10 taon na iyong hinayaan mong hindi mo isara yung iyong registration sa BIR na yon. So, dami-dami patong-patong ang magiging utang mo sa gobyerno, sa BIR. At hindi at habang buhay mo yung pabayaan yon, habang mo ang buhay may charge ka buwan-buwan. Just imagine ano sa loob ng isang taon kung 48 returns ang hindi mo na i-submit. Isa ngayon nasa 1,000 per return kapag ayusin mo yon. So ibig sabihin 48,000 a year. Kung 10 years kang hindi pinabayaan mo, so magkakaroon ka ng 480,000 sa 10 taon na utang sa BIR at hindi mo yun man, hindi ka makapag compromise doon. Talagang babayaran mo yun. Otherwise hindi maisara yung registration mo. Tuloy-tuloy yun habang buhay. So habang buhay may utang ka sa gobyerno at pwede kang kasuhan ngayon ng tax evasion, tax evader ka ngayon, di ba? So yun, bigyan ko lang kayo ng konting information yun kasi dahil ang nirehistro ng aking kliyente ay single proprietorship kung tawagin. Kumuha lang siya ng business name sa DTI as para magiging gamitin niya sa ginamit niya sa kanyang negosyo, pero since single proprietor 'yon, yung sariling, yung personal, yung sariling TIN, tax identification number, yun ang ginagamit sa pagrehistro ng iyong business. So ito yung kaibahan ng isa sa mga kaibahan ng corporation at ang single proprietorship na company na business. Kasi kung
corporation yon ang iyong business sa SEC mo in-apply, kinuha. Dito tayo ngayon sa ano, sa tollgate ng Nichols Resorts World. Balik tayo. Kung corporation ang iyong business, merong sariling TIN na i-issue sa iyo ang BIR or ang SEC. So pag nagparehistro ka sa BIR, hindi magagalaw o hindi gagamitin ang iyong sariling TIN o sariling TIN ng mga incorporators. Meron siyang solo, meron siyang sariling tax identification number. Pagka yun ang magsara ka, kung hindi mo man na kung tuluyan mo na talagang isara yung iyong business, i-scratch mo na yung company na yun, which is yun ang naging kadalasan. Bilang incorporator, hindi kayo masyadong nasisilip ng BIR kasi may sariling pangalan yan, ang pagka-corporation. Ang asset ng, whereas kung single proprietorship yan, sa mga lalo sa mga liabilities, pati kung pag single proprietorship, pati yung sarili mong personal mong assets kapag may kaso yung business mo, yun ang maapektuhan. Whereas itong corporation, hindi gaano. May mga ibang pagkakataon na maaaring madiin yung personal mo, pero unlike pagka proprietorship, sigurado yan. Yung asset, personal asset ay kasama doon sa maapektuhan kapag nagkaroon ng kaso. So, in the case dito sa aking kliyente, ay talagang personal. Kaya kami ngayon medyo busy dahil kaya kinuha ko na yung kumpare ko pansamantala. Although may trabaho ito, ako nag-victim lang kasi kabisado na nito ang gawain namin noon. Lahat ng problema ng companies noon kaming maayos. Andito na tayo sa Skyway papuntang Alabang. Okay. Sa unahan, bababa na tayo sa Bicuta. Yun, Skyway. Mamasyal muna kayo. Nandito kami sa taas. Yun, sa baba. Okay, nakita nyo? Pero bababa rin kami. So, tuloy natin, no? So, yun yung kaibahan. Pagka, isa sa mga kaibahan, no? Pero maraming bagay na mas maganda talaga ang gamitin ay corporation. Although, sa corporation, ang dami talagang requirements. Mas maraming requirements kaysa sa personal, kaysa sa DTI, tsaka mas maraming bayaran. Totoo na yan. Totoo naman yan. Pero yun nga, pagdating sa liabilities, limitado yung liability ng mga incorporators o mga mayari pagdating sa kasuhan. So, yun. Kaya kami, itong week na darating, ay magbabayad na kami. Nakapag naayos na yung mga BIR returns. Mantakin mo, 200 mahigit. BIR returns ang 9 years, ang dapat naming i-file
So, bawat isang return, 1,000 pesos po yun. See? So, just imagine, no? 200 na ikit. So, ibig sabihin, magbabayad pa ng 200,000 yun. Hindi na nga kumita. Ako, no? Hindi na nga kumita. Nagbayad pa. Pero wala tayong magawa. Wala siyang magagawa. Otherwise, hindi masara yung kanyang registration. Tuloy-tuloy pa rin yung utang niya, magiging penalty. Utang penalty niya sa BIR habang buhay na kung hindi niya aayusin. Yun ang tinitira namin ngayon ni Paring Ed sa BIR. Kaya medyo busy kami this coming week. Bukod doon, since isasara na yung registration, ang daming hinahanap. Yung mga certificate of registration, inventories, mga receipts, mga unused booklets, hinahanap pa yun. Eh, ang problema nga nito, wala na eh. Yung business nun, halos 10 years ago na eh. So, wala nang makikita pa. So, ang remedyo dyan ay gagawa ng affidavit. At sabihin na wala. Wala na rin yung interest. Wala rin. Wala nang ano naman magagawa. So, pahirap ang pakiusapan na naman yan. Alam nyo na. Pero yan naman ay bibigay rin naman yan. Yan nga lang. Pero sa pera. Medyo pahirapan ka ng konti. Hopefully, maayos namin yan within the week. So, para maklear yung aming o aking kliyente. O, then dito na naman tayo sa toll gate ng Bicutan. Pwede dito. Bayad. Ang daming toll gate ah. Sa yung pera rito. Panghapat na yata yan. Ayun. So, bababa na tayo ng Bicutan. Ayun. Bababa na tayo ng ayun. SM Bicutan yan ang ating bababaan. Baba na tayo. Ayan, pababa na tayo para makita nyo yun. May tumatawag. Mamaya ka na Kuya June. Nagre-record pa ako ng aking yun ang Bicutan no? SM Bicutan open na ngayon. So, hindi man naman, hindi pa lahat talaga. Parang 50% pa lang ang pinapayagan, capacity. Hindi pa full. So, sana mawala na tong coronavirus na to. Okay, andito na tayo sa intersection ng Bicutan at ang expressway. Buti na lang medyo na natugunan na ang sobrang ka-traffic dito nung araw, Diyos ko. Maliban sa traffic ng sasakyan, traffic na rin sa tao. At yun, meron na silang ginawang paraan para wala ng tao sa baba. Ando na. So, gumawa sila ng mga
Tulay ng tao, tulay ng tao. Grabe dito nung araw. Lahat ng tao na sa baba, tawid dito, tawid doon. Sasakyan na sa baba, tawid dito, tawid doon. So nagkanta traffic talaga. At ito naman ay release ng tren. Kaya malapit na si Tatay Dong. Kaya Idol, excited na ba kayo? Yun o. Yun ang tren ha. Sana magpakita si Idol. Bumusina na. Matawid na tayo. Matawid na tayo. Ayun, nakatawid na tayo sa release ng tren. At nandito na tayo sa vicinity ng DOST, Department of Science and Technology. At dito ako nagpapa-calibrate ng aking ng mga thermometer, nagpapatest ng chemicals sa tubig, alam nyo yun. So ang katabi nito ay BGMP na. Yun, nandyan na nga sa BGMP, Bikutan. DOST. Area na to, walang kasignal-signal. Kaya mahirap kumuha ng signal sa area na to. Ano yan na jam? Walang para walang signal ang mga patay. Preso. Ang cell site dito. Ayan na. Compound na ng BGM. Ayan, tinor tayo sa vicinity ng BGMP. Ayan na, pupasok na si Camp Bagong Diwa. Kuha muna tayo ng yung mga trainees. Kuha muna tayo ng gate pass para makapasok tayo sa loob. Ayan. Pupuha ng gate pass. Kailangan ko lang yung mga guardia dito eh. Para sa araw-araw ba naman eh. Nandito ako. Alis. Dito ko lang pare ha. Sige. Antay ka lang. Kuha muna tayo na pass. Daming trainees nga. Police. Pare, sir. Ayan, kumukuha ng gate pass si Tatay Dong. At kilala na nga dyan si Tatay Dong. Wala nang tanong-tanong. Kilala na siyang laging dumadalaw sa ating pandemic hero. Ibig sabihin dyan,
ay kumbaga madalas na pumupunta dyan si tatay Doc. Kaya wala nang kahirap-hirap. Thank you, sir. Ayun, nakakuha na tayo ng pinas. Hindi na tayo tinatanong kung saan ako pupunta, no? Dahil kilala na nila ako. Yo. Alam na nila na pupunta ako kay Michael, eh. Yo. Yun lang. Dahil sa kampo ito ng polis, medyo kailangan sumunod sa protocol. Yun. Hindi na tinatanong tanong kung saan pupunta. Dahil nangamoy kilala na siya. Nangamoy na yung dala ko. Nagutom tuloy ako. Okay, papasok na tayo. Baka natapon na yung sabaw, Tatay Dong. Papasok na tayo. Yun, papasok na tayo sa gate na yan. Okay. Sir. Thank you, sir. Sumunod na pa sa atin yung polis. Nasa loob na ng BGMP si Tatay Dong. Nakita niya yung ano eh. Nakita niya yung Philippine Eagles Club na sticker. Iyo, Philippine Eagles Club. Eh, membro tayo diyan. Membro si Tatay Dong. Si General Elizar ay membro ng Eagles. Iyo. Ibig sabihin, so, magkakakilala, General Eliazar. Mga kuya natin to. Karamihan dito, mga Eagles to. So, iyo. Pagdating dito sa, ano, wala tayong problema. Iyo, ang katindi si Tatay Dong. Kamiembro na si General Eliazar. Malaking bagay din na ang brotherhood. Brotherhood, yung mga sticker na yan. Nagtutulungan talaga yan. Oo. Pag may sticker. Fortunately, member tayo dyan. Iyo. Pag member. Kahit anong nakapasok tayo. Iyo. Sa mga government offices. Iyan, katindi si Tatay Dong. Yung mga hudas na minamaliit lang si Tatay Dong. Ayan. Panoorin niyo ito, mga hudas. Kung paano napakabilis na pumasok si Tatay Dong at wala nang tanong-tanong. May training. Kaya iyan. Sa kabila, papasok. Iyan ang inyong minamaliit na Tatay Dong. Yung mga pupals na nang mamaliit. Dito na kami ngayon sa compound. Ay kamiembro na. Kamiembro niya. Si General Eliazar. Sa Eagles Club. Pero andito yung mga City Jail extensions. Ayan, nandiyan. Pupunta na yung may extensions na rito. Usually mga ano, mga high profile inmates. Yon. Ang nandito. High profile inmates, pupuntahan na si Idol. Yon. Sa compound na to. Yon. Ito iba naman. Ang laki nito. In fairness naman dito sa mga kulungan dito, hindi kagaya sa mga kulungan sa labas.
napaka-crowded, pero dito napakaluwag. Yun lang, masikip yung daanan natin. Talaga pangdalawahan lang talaga. Sikip pa. Pangsalabungan lang talaga ang krusada dito. Training camp, police. Umapyas na tayo yung pagkain ni boss. Ako. Iyo. Baka natang na ano na yung ano, tapon na yung sabaw. Atay dong. Tumoy na ano? Mm, yan ang amoy. Sarap ano, sarap ang amoy ano. Kare-kare at sinigang. Bango-bango ano. Kain ka ng marami, boss. Para sa iyong paglabas ay blooming na blooming ka na. Buntot na ano, kare-kare. Buntot ng baka, buntot ng baboy. Tinatawanan ako nung ano kanina. Tinawanan ako nung tindera. Sabi ko baka meron kayong buntot ng demonyo. Mga satanas. Bibilin ko. Buntot ng demonyo yung mga Judas. Para maisigang na sila. Ito na tayo sa compound na. Ayan na. City Jail Annex. Saan? Ayan, BJMP Annex. Si Boss FLM. Nasaan si Boss? Okay. So, paano guys? Mga ka-FLM, pansamantala. Magpapaalam muna ako, no? At gutom na siguro si boss. Ayun. Okay. Pananghalian pala ni boss yan. Oh. Ayun guys, hanggang dito na lang. See you later. Goodbye. See you. Ayun guys, akala ko magkikita sila ni Idol. Pero ang importante rito guys, siyempre, alam natin na mabuti na si boss at malakas na dahil gusto niyang kumain na ng sinigang at kare-kare. At dito, at least, alam natin na nasa mabuting kalagayan si Idol at nag-request nga ng sinigang at kare-kare. At nagluto nga si Tatay Dong. Ayun po ang importante dito guys. At saka siyempre, nakita natin kung saan ang vicinity ni Idol na nasa BJMP Annex. Ayun. At sinabi pa nga ni Tatay Dong na ang mga nakakulong dito ay mga high profile. Ayun. Kaya hanggang sa muli ang inyong kaibigang Roman Carino LTV. Magbabalik.